lang pumuna ako dito sa garden ko para makita niyo yung result. Yan, bali, ililib ko lang siya ng 1 hour or more. Depende sa inyo. Magandang araw! Welcome to my channel! Ako po si Roselle, ang hardinera. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At paklik na din po ng notification bell para ma-notify po kayo every may bago po akong upload. Sa video pong ito, ipapakita ko po kung paano ko ginagamit ang aloe vera gel as skin regimen ko. Kung paano ko siya ipinapahid sa mukha ko at kung saan ko siya inilalagay para tumagal siya ng ilang buwan. Halip po kayo, panoodin niyo yung video ko. Ipapakita ko sa inyo guys kung saan ko nilalagay yung aloe vera gel ko na pinapahid ko sa aking balat at mukha. Yan, nilalagay ko siya sa aking freezer. Yan, kung makikita nyo, yan, ito siya. Hinahati-hati ko na siya by cubes para hindi naman siya bulky na ilagay sa rep. Yan, at saka isang cubes, isa na yung ginagamit ko sa mukha ko. Pwede naman siya sa rep, kaya lang kagaya ng prutas at gulay, hindi siya tumatagal. Hindi kagaya pag naandito sa freezer, tumatagal siya ng ilang months. Etong nasa freezer ko, yan, ilang months na to dito. Tapos ginagamit ko siya tuwing gabi. Pwede naman din siyang gamitin tuwing araw kung gusto nyo, yan. Ako kasi tuwing gabi ko siya ginagamit para yung mukha ko nare-relax bago ako matulog. Yan, pinapahid ko siya. Bali, tinatanggal ko yung balat niya. Tapos, pinapahid ko na siya sa mukha ko. Bali, tinatanggal ko muna yung balat niya. Tapos, saka ko yung pinaka-gel, pinapahid ko sa mukha ko. So, habang ipinapahid ko siya sa mukha ko, natutunaw na siya. Natutunaw na yung gel, yan, habang pinapahid ko sa mukha ko. Tapos, ramdam mo talaga na naku-close yung pores mo kasi ang lamig niya sa mukha. Tapos sa mga napapaso, may healing properties siya sa mga napapaso. At saka sa mga sunburn, yan, pwede din siya. Sa mga napapanot na, maganda siya sa buhok, pampakapal ng buhok, at saka pampaganda ng buhok. Yan. Tapos dito ko naman nilalagay yung gagamitin kong para sa eye candy ko. Yan, dito ko muna siya nilagay. Yan, frozen na siya. Tapos, sa isang araw, pag sinipag ako mag-ice candy, yan, saka ko siya gagamitin. So, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapahid ang aloe vera gel sa mukha ko, yan. Kasi tayong mga hardinera, syempre, babad tayo sa araw, kailangan din nating i-relax yung balat natin at saka ang mukha natin sa gabi para naman hindi tayo magka-wrinkles. Kasi itong aloe vera gel, anti-wrinkles din siya, guys. Yan, bali nagkilamos ako ng mukha gamit ang regular soap ko tuwing gabi. Yan, tapos tinuyo ko na siya bago ko ipahid yung aloe vera gel. Syempre kailangan nalinis muna natin yung mukha natin bago natin ipahid yung gel para hindi naman mamuo yung bacteria sa balat natin na nagkakos yun ng pimples. Para malinis pati bago natin ipahid yung aloe vera gel. Yan, ito na yung frozen aloe vera gel. Ito na yung gagamitin natin sa mukha natin. So, bali, pinapahid ko siyang ganan. Yan. And habang pinapahid ko, ayan, natutuno na siya. Ang damig niya, oh, sarap niya ipahid. Yan. Nakaka-relax talaga. Kaya lang minsan, sobrang dami kong ginagawa. Yan, hindi ko na din magawa magpahid minsan sa gabi. Lalo na pagpagod na, pagod sa garden. Ayan. Kung saan yung part na malaki yung pores nyo, doon yung siya tagalan para mag-close talaga yung pores nyo. Ayan, sobrang damig niya. Ayan, dito sa eye bags ko. Sobrang laki na ng eye bags ko, kakukuyat. Ayan, sa mata, sarap siya. Sa pakiramdam. Medyo may amoy lang siya ng konti kasi syempre aloe vera nga. Pero hindi kagaya ng ibang aloe vera, hindi siya sobrang baho. Ito hindi masyado mabaho. Kumbaga, tolerable yung amoy niya.
Yeah, medyo madilim lang dito sa CR ko. Pasensya na po kayo. Yeah. Hindi ako makahanap ng magandang spot kung saan ako magbibideo. Yeah, ganun lang. Tapos iniiwanan ko, pagkabalik ko na siya lahat, tapos na, iniiwanan ko siya ng mga isang oras o mas matagal, mas maganda. Tapos saka ko siya inihilamusan ng malamig na tubig. Malamig na tubig pa rin para close talaga yung pores natin. Para pag natulog tayo, yeah, relax na relax yung balat natin. Pag gising natin, fresh. Fresh yung ating skin. Tutunaw na siya, oh guys. Tutunaw na siya. Kasi nag-ice na siya. Kaya nagtunaw na siya. May plato ko panahon. Ikot-ikot lang yung bahid, ganun. May konting itching lang properties lang kayo na mararamdaman. Yan, medyo kakati ng konti yung skin nyo. Normal po yan sa aloe vera. Hindi naman sobrang kati niya. Medyo lang may parang kumakagat-kagat ng konti. So yun, ang sarap po niya sa balat. So yung ilong ko ay yung malaki ang pores, kaya doon ko siya kalimitang tinatagalan ng pahit. So ganun lang po, ililid ko lang siya ng mga at least 1 hour bago po ako maghilamos. Ito lang po muna ako dito sa garden ko para makita niyo yung result, yan. Bali, ililib ko lang siya ng 1 hour or more. Depende sa inyo. Thank you for watching. At sa hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At pahit na din po ng notification bell para ma-notify po kayo every may bago akong video. Salamat!